subukan ko kayong basahin tong ano, Deliverance book. Nang pag start ko na ng Leyte. Matalom. Matalom. By the way, mga kapatid, mag-share sila sa kanilang karanasan about sa spiritual harassment sa kanilang nanay. More than 40 years, aktibo sa paggagamot, isang albularyo. So, hindi lang sila magpakita, pero ang importante nito ay ang kanilang experience at kanilang karanasan na gustong i-share sa inyo, no? To protect their identity, mga kapatid. Hindi pa sila handa. Pero handa silang, pinaka-importante, hindi yung identity nila. Ang pinaka-importante yung, ano, yung kanilang karanasan. So, ngayon, kasama natin si Nanay. Hindi lang natin pangalanan from Leyte. At gustong mag-share, pero si Nanay hindi na makapagsalita. Dalawa, kapatid nyo, yung babae. Sister-in-law. Sister-in-law. You know? So, nandito dalawang magkapatid. Ilan kayong anak ni Nanay? Walo. Tatawagin lang natin si Nanay, Nanay Maria. Okay lang, Nay? Bukas pala ang birthday niya. Ika-81 ni Nanay. Advance, happy birthday, Nay. Uuwi na si Nanay sa Leyte. Matalong? Yes. Matalong Leyte. Yes. At kasama niya, yung sister-in-law, apo po. O apo. And then, dalawang anak niya. 40 years, no? Na nanggagamot. So, meron pang patron si Nanay. Yung, sinong patron ni Nanay? Wala man talaga siyang, hindi katulad sa ibang mga gamot din na meron silang patron talaga. Si Nanay wala man. Pero ang altar niya? May devotion rin. Anong devotion ni Nanay sa altar niya? Yung Mahal ng Berhen. Ah, si Mama Mary. So may devotion. At marami bang pumunta ni Nanay? Parang ano lang din, parang local. Ah, local. Hindi siya masyadong... Pero sa inyong lugar lang. Yes, sir. For 40 years dahil kailan ba ito nagsimula yung pagka-discovery ni Nanay na may ano siya, may tahas or may may kapangyarihan siyang taglay. Actually, Dre, yung sabi niya, makasalita pa siya. May napanaginipan daw siyang lolo niya pero hindi na niya nakita kasi patay na. Pero pag-describe niya sa kanyang nanay din, sinabi ng kanyang nanay na yun ay lolo niya daw. Mga gamot yun, yung lolo na yun? Parang ganyan kasi mag-tie-hop mo kuno. Mag-tie-hop ba o? So, pinasa ito through panaginip. Sabi niya, oh. Pero, hindi lang yan, Re. Kasi, sabi ko na kanina, may nasakit ito kasi yung, kung ba, yung engkanto na... Gobernador. Nang ligaw sa kanya, na gobernador na engkanto. Ang yaman niya. Gipugos siya, Re. Sa kanyang mga panaginip, na series of nights. Series of night. Parang movie. Kanang dalhin daw siya sa palasyo nila. Sa gobernador. Sa gobernador niya, pilitin siyang pakainin ng mga iba't ibang pagkain. May mga pula daw, mga iba't ibang pagkain. Pero hindi siya nakakain ng itim at colorful yung mga pagkain doon na. Pag ano daw, may mga time daw din na magpa-group picture daw sila. Ah, may group picture pa? Nung panahon na yon,
Pero nauna na sila. Pero ang nakakuha sa kanya kasi hindi pag mag-picture na, talikod daw siya. Ba? Ah, oh, patatalikod siya during group pic. Hindi, kailang para bang iligtas siya kasi hindi sa mga ano, hindi siya makapture ng kamera sa mukha. Niya, talikod siya. At may mga pangyayari din na tuwing gabi. Sino ang tatalikod bro? Si nanay? Si nanay, oh. Automatic siya tatalikod. Magalit daw yung mga engkanto. Bakit tumalikod daw siya? At tatalikod lang siya? Talikod lang siya, automatic na para mang may mag-save sa kanya. Kapag hindi siya matalikod, parte na siya sa pamilya nila. Possibly, oh. Parang possibly, ganun. Parang ganyan. And then, at ang nangyari, Dre, may mga panahon na akala niya si tatay na yung nagipag-sex sa kanya. Oo, nagipag-sex sa kanya. Pero matingala lang siya kay si tatay, mapaypag-uli, gikan kalabaw? Karabaw. Nag-tugway. Nag-araraw ng karabaw. Tugway ka ng mag-number, Dre. Dahil magsasaka si tatay. Oo, magsasaka. Oh. So, laking ulat niya. Uy, bakit? Nandiyan ka? Ikaw yung nakipag-tali. Sex. Sa akin lagi, no? So, yung mukha ni tatay, mga kapatid, ay... Kinopia. Ng engkanto. Oo. Nakala ni nanay si tatay yon. Oo. Itong pangyayaring nanay, tinatawag ito sa spiritual phenomena na spirit of incubus. At kinalaunan, gagawin nila ito na albularyo. Yan din ang nangyari ni nanay. During the time, hindi pa siya albularyo, di ba? Hindi pa rin. Pero serious yung kanyang panaginip. Serious din. Bakit alam niya na gubernador yon? Nagpakilala? Nagpakilala. Pakilala daw. Siya ang gubernador sa engkanto? Oo, sa kanilang lugar daw. Sa kanilang lugar. Mm. Pero through panaginip, si nanay din dinala niya. Oh, yes, Dre. Doon sa kanila. Maraming beses ba ito? Ilang beses? Maraming beses, Dre. Kasi magtatlong taon ito na nagsuffer ng napakasakit daw. Kasi yung panahon daw na sumakit yung grabe sakit ng tiyan niya, parang nagsabak na ng baby siguro. Kasi inilabas niya rin yung diba? Kanang buto na may... Nanganak siya ng ano? May mga sungay. Mga buto na may buto mga sungay. Oo, buto na may sungay. So, yung 3 years sakit yung tiyan niya. Sakit rin. Marami at paglabas na ng ano, paglabas ng yung buto na maraming sungay, doon na ano siya? Parang ano rin, ng... Na-normal. Na-normal na siya. At yung nagpalabas ng yung buto na may parang sungay. Albularyo na sabi sa banggitan nga sa atong term. Banggitan albularyo. Isa rin yun sa nagturo sa kanya. Iba rin yung lolo niya ba nga nagpanaginip. Mayroon ding kumbaga nagmentor sa kanya na yung nagamot sa kanya na malabas yung dahil makakommunicate siya sa mga spiritual beings, so yung mga albularyo na makakommunicate din, makasense na ito ay may tahas. So, kaya nga, nandiyan na ito sa bloodline nyo dahil yung lulo nyo, through panaginip, ay pinasa ni nanay. Di ba? So, ito po ay palatandaan na may kapangyarihang taglay si nanay. At through these spiritual events, no, kapag hindi niya i-perform ito, magkasakit siya for many years hanggang mamatay. So, gumaling si nanay at ngayon ang gamot na. After that experience. May time din na huminto na siya sa paggamot ba? And then? Magkasakit talaga siya. Marilito talaga yung sinasabi ko. Dahil yun talaga ang karaniwan na karanasan. Nakawang ako sa albularyo eh. So, sa mga albularyo na nakinig ngayon, isurrender nyo po yan. Si Kristo lang ang tunay na makapag-gamot sa atin because He is God. But those unclean spirits will manifest to us as angel of light, spirit of light. Mga puti yan na espiritu. Wala namang espiritong gala. So patuloy tayo sa... So after this event, nagkasakit siya at nagamot, at may nag-mentor sa kanya, na yung mentor sa kanya ay
opening cycle. So alam niya na may kapangyarihan taglay si nanay. So ini-encourage lang niya parang hindi na siya magkasakit. Diba? Kapag hindi siya mag-perform, ano? Magkasakit siya. Magkasakit siya. Ano yung sakit niya particular? Ano yung parang mananamlay ganun. Tapos lagi nakahiga, parang bawala siyang lakas. Tapos parang panaginipan naman sa ulitbook noon na ano na babalik sa paggamot. Mga ganun din. Tapos kasi gusto na namin sanang ipahinto ba. Kaso lang pag huminto siya sa paggamot, dun nga magkakasakit siya. So tito yung sinabi ko, di ba? ano pa yung mga misteryong experiences sa pamilya niyo in relation to nanay? Wala man rin kanang basta may mga panahon lagi na yung galing sa magkasakit rin para daw may lumalaw sa kanya. At makita niya talaga yung spirito na ilan sila? Hindi ko alam kung ilan, basta may nasabi lang siya na may dumalaw sa dingding daw rin. Yun po yung at, mga occult spirits. Kasi malakas pa siya noon, sabi niya mag-rebuke daw siya. Nag-rebuke siya. Mo, one man rin mo. Mo palayo ang buko, no? Pero sabi niya. Pero sinasapian si nanay, di ba? Ano yung particular experience nung sumapi yung mga espiritu sa kanya, di ba, nawala siya sa kanyang sarili. Gusto kong marinig ang karanasan nyo. How many times ito nangyari? Maraming beses. Ngayon, nung patagal ng patagal, lalo siya lumalakas. Dati kasi, Dre, ng unang time, hindi ko pa lang pinapansin. Ngayon, nandun na ako dun eh. Tapos, amo siyang kitabang. Kung ano nangyari, tapos na okay naman siya. Nung pangalawang beses na parang napansin ng attack, nandun din ako. Daladala ko yung Deliverance book. Umiyak na nga ako kasi ano yun eh, kaya akala ko ano na mangyari sa nanay ko. Bigla lang siyang nawala sa sarili. Tapos malakas. Magsalita siya nang hindi ko maintindihan. May mga sinasabi siya na hindi maintindihan. Kaya tumawag ako sa kapatid ko na baka ito na yung panahon, baka ano mangyari sa nanay ko ba. Kaya sabi ng kapatid ko, tawag kayo ng pare para anuhan siya, manit siya. Kaya tumawag ng pare. Kasi hindi ko matinihan, kasi yakap ko nanay, ano ba nangyari sa iyo nanay. Ngayon, ang ginagawa ko, wala ko ibang maisip kundi subukan ko kayong basahin itong deliverance book. Nang pag-start ko na ng read sa deliverance book, nataka ako bakit bigla nilang ginaganon yung ano ko, yung kamay kong libro ba? Para siyang nagalit. O kaya, naano sa isip ko na, baka pusis talaga ito sa nanay. Kasi, pag ma-okay na siya, lang nakalabas na yung Suka na siya na yun, tapos malagkit na laway. Hindi niya alam ano nangyari. Tapos, parang hindi naman siya, hindi normal na. Hindi siya nangihina. Pagkatapos nun, simba pa nga siya. So, mga kapatid, si bro ay umibisita sa office natin. And siya po ay may knowledge na how to do deliverance. So knowledge is power talaga. At dahil sa prayer of the church na ginamit sa kanyang anak, ay si nanay ay na-liberate, sumuka ng sticky saliva. Yan po ang paglabas, bro. At maraming beses ito nangyari, bro. Nagtaga kami, Dre, dahil minsan nung una pa, patalikurin lang ako ba? Kasi nandun man ako sa ibang bayan nakatira. Pag umuwi ako, mga 5, mga 6, mag-ano na siya. Ataki, parang ihiras. May oras. May oras lasays. Ng hapon. Alas 12 ng tanghali. At saka 12 ng gabi. Oo. May oras. May oras sila. Nagtagay, bakit may oras sila na mag-attack sa nanay ko? Hanggat sa na-timingan ko talaga na pangatlong haras, yun, nandun ako, nag-deliverance kami sa ulit. Tapos yung may holy water na. Holy water, exercise. Anong
maramdaman niya sa pag-sprinkle mo ng holy and exercise oil? Para sa nainitan mo rin. Nainitan siya, tapos yung holy and exercise oil. Pati yung binilikten medal, pag ipaano ko sa kamay niya, parang sakit daw. Masakit. Masakit. Oh. Nag-react talaga siya. So, ito mga kapatid ha, ito po ang palatandaan how powerful the sacramentals are sa mga hinaharas ng mga demonyo. So para sa iyo bro, malaking tulong ang mga sacramentals ng simbahan. Malaking tulong talaga rin. May kapangyarihan talaga yung mga sacramentals sa simbahan. Kasi yun nga, halimbawa, pag-anuhan mo siya sa crucifix, para siyang iba talaga yung maramdaman niya. Tapos nang binasa ko na yung lalo na yung Anima Christi at saka yung ano, yung Litany of the Saints na Latin. Wow. Para siyang galit siya sa ano, lalo na yung mga Litany of the Saints nga basahin ko, mag-wild talaga siya. Pati yung Anima Christi. Parang napansin ko na pag Latin ang iano ko, grabe yung wild niya. Sa prayer na Latin. Mm. So bituin mga kapatid, kailangan talaga natin ng mga sacramentals. In case of emergency, makatulong tayo sa family circle natin. Hindi tayo... So kaya nga, sa pagdalaw natin sa iba't ibang lugar, ini-empower natin sila. Kasi imagine, dito lang na discoveryan ninyo na hinaharas. Hindi pala ordinaryong harassment ito. It is a total possession. Bakit total possession ay? Dahil hindi mo alam ang buong pangyayari. At during sa prayer ng anak mo, using the prayer of the church. So, kung wala pa itong knowledge, no? Lalong lalala ito. Pupunta na naman kayo sa ibang albularyo, magpag-abot naman kayo. Pero through the sacraments and the sacramentals of the church, anong observation mo ni Nanay ngayon? Nasa ngayon, okay naman siya. Pero yung time nga, pag sasanib na yun, iba talaga yung... Malalaman ko yan, Dre, kasi... Pag bumibisita ko doon, pag tingnan ko yung mata niya, mag-iba na, parang instinct ko na nasapian na naman nanay, ganun, kaya tawagin ko naman yung dalawang kapatid ko para mag-ano sa kanya, maghawak kasi hindi, malakas siya, hindi mo pigilan, mahuhulog siya sa higaan pag hindi mo, magtaga nga kami sa tanda-tanda ni nanay. Ang lakas, pag, dubli lakas. Oo, parang hindi mo na mapigilan nga. 81 bukas. Oo, 81. So dito, kapatid, yung knowledge is very important, di ba? Just imagine, hindi naman tayo laging magkakasama. Pero kayo ay nasa malapit lang ng nanay. So in times of harassment ng nanay, nandyan kayo. So iba talaga ang may knowledge, di ba? So kaya nga ako ay, kahit pagod, lagi akong... full of inspiration, sa pagsiwalat ito, magtulungan tayo. Hindi kaya ng exorcist lang, hindi kaya ng deliverance team ko lang. So kung ma-empower natin ang buong pamilya, no? So marami tayong maligtas. Ngayon, mailigtas nyo si nanay sa spiritual harassment because you are increasing your knowledge. No? Dahil yung demonyo ay labas-pasok po. Hindi yan... Dahil para tayong nag-aaway eh. Dahil matagal na panahon, si nanay ay consecrated and sealed by the occult spirit through occult practices and rituals from our ancestors. Sa mga ninuno, pa natin, sa mga kaninuan pa natin. Grabe. So, hindi yan madali. So, ano ba yung pakiramdam nyo ngayon na you receive the power of Jesus through the sacraments and through the sacraments, no, confession, anointing of the sick, Eucharist, and then yung cares. No, patuloy kayong mag-ano ng cares, ha? Para matulungan, marami pa kayong matulungan sa family circle. Ano ba yung pakiramdam nyo ngayon na yung kapangyarihan ni Kristo, you literally share it? Dahil sa mga natutunan ko din sa ano, sa lalo na sa deliverance book, siyempre may confident ako na hindi ako matatakot na mag-deliverance sa nanay ko. Lagi kang nanonood sa programa kasi natin. Kasi may time na naiwan ko yung deliverance book, paano na kaya yung ano bang gawin ko? Kasi siyempre wala akong mabasa, hindi ko naman memorize yun. Pero pag nandito, sa time na maharas nanay, hindi ko talaga iniisip na matakot ako.
ano talaga, confident ako na kaya ko to, ganun. Dahil din sa kaalaman mo, lagi kang sumusunod at sumusuway, kaya pumupunta pa kayo dito. At dinanala mo na yung mga mas mabuti ng buong pamilya mag-renounce. So meron akong dinadagdag doon sa pinipin ko bro dito, pin post, yung solemn renouncement, i-guide nyo si nanay. Ito po ay malaking tulong. At huwag kayong magmamadali, no? Nung last harassment din nanay kailan? Nung papunta kami dito, papunta sa iyo dito, sasakyan. Hindi na ako napadisturbo sa kanya pa kasi focus ako sa drive eh. Baga, anong nangyari sa sakit sa sasakyan? Nagwaan siya, parang nagwaan. No, parang nag-react bro. Tatawa-tawa. Parang hindi masyado. Masyado. Nakuan lang na. Dahil pupunta kayo sa office eh. At sa pag-deliverance natin, hindi na siya nag-react. Dahil yung mga demonyo, it might be on the way, lalabas na sila. Kung hindi sila lalabas, sa pagpunta nyo sa office, dun mag-react yun. So dahil sa inyong pagkaisa, dahil sa inyong pananampalataya, malaki po itong ambag, tulong sa buong pamilya ninyo. At si nanay ay dahan-dahan, wala na silang legal hold, wala na silang legal right. Dahil si nanay ay nag-renounce na. Yun ang pinaka-importante. At hindi na ito mapasa na eh. No? Yung mga apo mo, mga anak mo ay secured na because of the Holy Spirit and because of the grace of God, sa grasya ng Diyos na matanggap natin sa sacraments. And then the external protection is the sacramentals. No? So ito mga kapatid, sana nakikinig yung mga pari natin ngayon, how many people will be helped? Ang layo namin, naliti sila. Pero, nagampanan nila ang kanilang misyon na mag-pray yung deliverance prayer and then spiritual preparation din, yung cares, di ba? Dahil yung isa sa, ilan kayo pumunta dito? Kami lang, nung nakaraan, kami lang asawa ko. So, isa sa mga anak ni nanay ay na-empower, nakinig, at hindi lang nakinig. Ginamit talaga. At doon, no? Nag-react yung mga demonyo. Napaso sa holy and exercise, mainit, at na-torture sa cross, sa salt. Ginamit mo ba yung salt? Pinakain ko. Anong reaction niya sa salt? Parang painitan nga siya. Yung time na yung tainitan kami din. Dalawa, nabigla ako, bakit nakabigla siya na di naman siya makapagsalita sa pangalan ko. Parang nagalit. Bigla siyang in-speak yung pangalan ko. Wala, bakit nakaano siya ng pangalan ko nga hindi naman siya magpagsalita? Gibundak yung nga. Tapos, yung, kasi pinaano ko yung binikting medal. Tapos, ilagay sa kamay. Kamay. Kabila naman sa crucifix. Pero hindi mo alam lahat na eh. Hindi mo alam. Okay, Bao. Hindi niya alam. Hindi nga alam niya. Eh. Wala siyang alam. Minsan nga magtaka siya nga, bakit nandito kayo? Bakit nandito kayo? So, mas mabuti na patuloy tayo na mag-pray, ha? Lalo na nun sa prayer ng simbahan. At Nay, sa isipan mo, i-renounce mo na lahat, ha? By renouncing all, i-renounce na lahat, Nay, isalikway na tanan. Ayaw na pagpapilig bisagamay, no? I-renounce mo na lahat, okay? Huwag mo na ipanatili kahit maliit na occult. Dahil, grabe no, maawang ako sa mga albularyo eh, dahil magkasakit sila kapag hindi nila ito i-perform. So, by the way, itong programa natin na to hate albularyo, not to promote hate the albularyo, but to protect them by telling them the truth. Because truth hurts, but it doesn't harm. So, may dadagdag ba kayo? Ano yung mga realization ninyo sa itong pangyayaring ito sa pamilya nyo? Ako po di ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon
malaking proof ba ito na ang awa niya ay napaka lalim para sa amin. Kasi po rin kahit masabi nating albularyo ito si nanay, pero pinalakay kami na religious. Palapalasin ba kami? Yan ang mag-inkari sa amin na simba. Ilan dapat kayo magkapatid? Walo. So, siguro si Andre, hindi lang siguro niya alam. Siguro hindi lang alam niya siguro yung niya alam. Pero napaka-religious kami rin, talaga. Kami lahat, pagpunta kami ng disco, bawalan kami. Mga anong magkahilayan ba nga? Nga pwede may makasa, sugal, sigarilyo. Bawal sa amin yan. So si nanay, pinalaki kayo na... Pinalaki kami religious. Religious. Bata pa lang kami rin, train na kami na mag-rosaryo, mag-nobina. Pero yung Darwin niya ay yung occult. Ito makikita natin. Yung Darwin niya yung occult. Yung occult practice nga na yung... May Latin ka ba, Nay? Na prayer? Meron rin. Ah, meron. Meron na, meron natin. Occult. Yun, yung occult. Naintindihan mo na sabtan ba din mo tong Latin nga prayer? Nasabtan ni mo? Wa. Nasabtan ni mo ang Latin nga yung jam-jam? Wa. Wala. Hindi niya naintindihan. Yun po ang kulugan ng occult prayer. Ang occult prayer is hidden prayer. Hidden. Hindi niyo mo maintindihan. So, ano pa? Yung dahil uwi sila ngayon sa Liti. Wag ka ma. Oo. Anong nagpasalamat kami din sa ministry niyo. Kasi maraming tulong, malaking tulong to sa amin. At maraming tao na nakinabang sa inyong ministry. Sa ministry ni Cristo. Sana ay magpatuloy ito at marami pang taong matutulungan. Marami pang taong malaligtas gaya sa amin. Ikaw bro, ganun rin rin. Ipasalamat ako sa Panginoon pati na sa ministry mo rin na dahil sa ministry mo rin. Ministry ni Cristo. Ministry ni Cristo. Ministry ni Cristo pala. Na siguro kung hindi ko pa alam mag-deliverance, di na rin alam kung anong gagawin namin sa nanay ko. Anong gawin namin, kaya malaki talaga tulong yung empowerment. Pagpunta namin dyan sa nung nakaraang office, paano mag-deliverance, paano gamitin ang deliverance book. Kaya, yan. Sana magpatuloy, Padre, at saka marami pang taong matulungan. So, salamat mga kapatid at salamat din sa ni nanay nandito, Nanay Maria, at kanyang mga anak na nandito din. Walo yung anak niyo, Nay, no? So, greetings sa mga anak ni Nanay Maria, pero hindi natin pakilala na hindi pa sila handa. Pero ang pinaka-importante mga kapatid, ang kanilang buhay, kanilang religious experience, na si kapatid na isa sa mga anak niya, ito yung pumupunta talaga dito at sinusubukan niya yung kanyang kaalaman. At grabe, pinakita niya ako sa actual na nag-pray siya sa deliverance eh. Grabe si nanay, no? Nagwala talaga. Pero hindi niya alam. So yan po mga kapatid, sana ay ma-inspire kayo sa magandang karanasan nilang nanay at sa kanilang anak. Yung anak ang unang na-catechize, so buong pamilya ay nandito. Hindi pa buo, pero ilan sa mga family members. So, i-share niyo po ito sa buong angka ninyo, ha? Yung experience ninyo. Dahil 40 years si nanay, ha? More than 40 years. More than 40 years. Active siya sa local na lugar nila na mag-ano talaga, mag-manggamot. At ngayon ay yung kapangyarihan niya, ipatunayan na hindi pala sa Diyos. Ang kapangyarihan na galing sa Diyos ay nasa kaparian, sa kamay ng mga kaparian. To make you safe and secure, let us go to the priest. Yan din ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo ng Kapatid. Go to the priest. Diba? So, si nanay hindi makapagsalita. Natutuwa ka ba ngayon nga? Nalipay pa karon? Natando si nanay. So, nag-smile, no? So, advance happy birthday bukas. Okay, no?
At yan lang siguro, magbabasa na ako ng ilang komento mga kapatid ha. So, 8:21. So, hanggang 8:30 tayo. So, magbasa lang tayo dahil maraming nag-comment natin ngayon. At sa live din natin sa YouTube. Back to back po ito bro. Sa YouTube channel natin, sa Punto por Punto. Si Annabel Maaba, daghan kaayo kung nakatunan sa inyong mga teaching. Salamat, GD, kaayo, Father. So, wala kaming teaching, by the way. Yung sinasabi namin ay hindi kay Father Darwin. It is the teaching of the church po. Okay? Baka masuspitsahan na may teaching tayo. Wala tayong teaching, mga kapatid. Si Maya Maria Vitres Sidol, good morning, Father, sa tanan. Faithfulness. Maayong morning, Father. Watching from USA. Wow. Karating na tayo sa Amerika. Kahit hindi pa tayo nakapunta. Si Ron Rican. Amen! Si LB Tano. Thank you po, Father. Naka-live na po kayo sa YouTube. So, nakabalik na tayo. At si Roar Earth Angel po. Please. O Starseed topic nyo, Father. Hindi ko na intindihan yung ano nyo. Tagig Benina, shout out Father, si Nika Mamita, si Arnie Kabasag, Kamasag, good morning Father Darwin. So, good morning sa inyong lahat na nakikinig natin sa YouTube channel at Facebook page natin. Si Dean Saroka, good morning Father, daghan, jud kami, makatunan sa imuha from Jinsan. So, marami silang natutunan, kagaya din sa mga anak ni Nanay Maria. Marilu! Piamonte, good morning Father, God bless you. Si Paul Manlangit, good morning Father, watching from Quilapan City. Si Mikayla Ligaspe, pasensya na kayo, hindi ko mababasa lahat yung mga comment ninyo sa Lapu-Lapu City. At si Michael Agua Napoles, si watching pang Bayugan City. Sa Butuan po ito. At si Pastel Dante, sa Tacloban City. Yeah. Miraculous medallion na eh, ha? Isuot mo yan, ha? Galing yan kay Architect Nigel. No, salamat, Architect Nigel. Galing yan sa Italy na eh. Ganda niyan. So, yan po ang miraculous medallion. So, sa mga hinaharas ng demonyo, ibibigay ko yan sa yung si Mary talaga, ha? Si Lou Divine. Hi, Father, watching from San Jose Negros Oriental, wala po kasugod ah. Mag-reply lang mo. No? At si... Good morning, Father. Ang pinganunay. Salamat sa Diyos. Naliwaganagan si nanay. Si Rosebeth Gadmia. So, hindi napakita si nanay dahil hindi pa sila ready na magpakita. No? At kinaka-importante yung storya nila. Yung religious experience nila. Si Binanda Ibar Sabag, salamat pala sa mga star sinners natin ngayon. Salamat tayo. Si Sheila Bito, salamat si Sir Sheila. Si Victor Tan, si Richard Tour, nagbadala sa atin ng stars. Si Mark Anthony Sacerda Ihong, si Marilyn Pernopio, si Eden Clemente, at sa mga bago natin mga star sinners, si Roderick Labarda Sanoy, Ging Ging, Norman Lugarta, Rebecca Alsunado, Noel Ruel Garzon, June Navarro, Ronaldo Siwagan, Margaret Pazuello, Milani Di Suyo, Rindel Sinsano, Ruby para Aparo. So, maraming salamat sa inyo at bro, maraming salamat sa pagdalaw at sa pagdala ni nanay. So, meron na si nanay na mga sacramentals. At keep in touch kayo ni Brother Edison, ha? I-update nyo ako yung pumasok dito na lalaki. I-update nyo ako para makapag-advise ano pa ang dapat pa. Okay? At continue the deliverance your, not only nanay, but your house. Your sister house. And then, until hindi na iharas si nanay. At continue praying, nai, nandyan naman yung prayer mo. So, just imagine, very religious kayo, pero napasukan pa rin. Bakit open yung door? Bakit napasukan? Bakit mapapasukan tayo ng demonyo? Una,
may doorways, yung evil spirit. Isa sa mga doorways, yung kasalanan natin na hindi na-confess. So, mas mabuti na si nanay magkapangumpisan sa lahat ng mga kasalanan. Buong pamilya po, buong pamilya magkaisa. Wala namang perfect na family. So, kaya nga, si Kristo ay nagtayo ng mga sacraments. So, siya talaga ang nagtayo nito. Hindi ang simbahan, hindi ang obispo, hindi din ang Santo Papa, kundi si Kristo talaga, through His words and through His deeds. In what way, Jesus established a sacrament through His words and through His deeds. So, sa pamamagitan sa kanyang ministerial life here on earth, yan ang foundation sa pagtayo ni Kristo sa seven sacraments. So, maraming salamat sa mga malugod na sumusubaybay. Ang daming mga comment hindi ko mabasa po. Kayo na ang magbasa, Nay, ha? May Facebook ka ba, Nay? May Facebook ka, Nay? Wala. 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 Ito lang yung mga anak mo at ako. Sila na magbasa para sa'yo. Ikaw na naman, kinig ka na lang, ha? So, God bless sa inyong lahat, mga kapatid. The Lord be with you. Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless. Good morning, Rick. Good morning. Okay. Thank you. Rick, kanang mukawat na may gamay sa imong panahon? Kanang naka-offline na ta, Rick? Ha? Naka-offline na ta?